For the world their soul dim lips shall be desolate, for the hay is withered away, the grass faileth, and there is no green thing. For the abundance that they have gotten, and that which have they laid up, shall they carry away to the brook of the willows. For the cry is gone round about the borders of Moab, the howling thereof unto Ekalim, and the howling thereof unto Beer-Elim. Misabay. For the waters of Dimon shall be full of blood, for I will bring more upon Dimon, lions upon him that escaped at of Moab, and upon the remnant of the land. Let's pray, Lord. Salamat sa iyong salita. We pray na kayo magbasbas. Ingat, magpaalala, pang-isang isa, magturo, Panginoon, gabay, ng lingkod especially. Kaya malulati yung Jesus name we pray. Amen. Amen. Makapun na po. Huwag po kayo mahiya mag-amen. Amen. Unless hindi kayo, agree. Dito na tayo sa banda dito. So, bilis lang po tayo kasi nine verses lang to, pero damay natin yung chapter 16. Mas maba ng konti lang. Pero isang-isa lang yung tema dyan. Kumbaga, ito reviewin ulit natin. Baka nakakalimutan na natin. Hindi, huwag na tayo mag-review. So, nasa... wala pa tayo sa kalagitnaan po, no? Isaiah is 66 chapter. So, mahaba-haba pa to. Pero so far, sana nag-enjoy kayo. Kahit yung ibang tema again, uulit. Pero... may hindi. Okay. Title natin yung gabi. Ay sinabi dito sa hindi, binago ko pala to, no? The cry of judgment, the cry of destruction against Moab. Okay? So, pero maganda rin sana tong isa eh. Ano sabi sa 2? Sa 3, nasa na ba ako? Nasa 16 na ako. Pero he's gone up to cry, no? To weep. So again, malungkot to, hinusgan sila. Sino ba yung Moab muna, no? So kahit isa lang yung team nito, pag-aralan na natin kasi iba baka hindi familiar. Nabasa niyo yung Bible nyo, kilala niyo yan. So madalas kalaban nila yan. Sino si Moab? Anong lugar yan? Sinong tatay na lang ni Moab? Si Lot, di ba? Anak ni Lot yan sa anak niya. Yes. So ano yan? Apo niya ba yan o anak niya? Anak. Anak ng anak niya eh. Sa labo, di ba? Kaya po, umpisa pa lang, buhay ni Moab, tsaka si hino kapatid niya, si Amon. Eh, hindi Amon. Hindi. Ben-Ami, no? Ammonite. Ano? Ben-Ami pangalan. Pero Ammonite. So, huwag niyong papangala sa anak niyo yan, ha? Merong ganyan, eh. Ano ba yung sabi ko? So, yun po yan, si Moab. So, isa sa mga naging kalaban ng Israel dahil sa kalokohan ni Lot, no? At naalala ko doon si Lot. Kaya dapat ubos na yung Sodomite, eh. Kasi 5 cities yun. Nakalimutan ko yung 3. Basta yung isa doon, Zoar, Sodom, Gomorrah, Zeboam, tsaka sino may isa? Luz, hindi Luz. Basta, 5 yun eh. So, in-spare yung Zoar kasi maliit lang naman, sabi niya. Zoar. Hindi rin naman siya pumunta dun. Basta dapat lahat ng bakla eh. But anyway. Yan si Moab, anak ni Lot sa anak niyang walang pangalan. No? Panganay. Panganay. Panganay sa dalawa. So, yan si Moab. So, dumaming tao po yan, mga yung naging kalaban ng mga Israel. Pero again, alam niyo na si Ruth ay Moabites, no? So, isabihin, ang Diyos naman, di naman masyadong ano, kung saan kagaling eh. Pero as a nation nga, pwede kayong musga ng Diyos. Kung anong klase yung tatay nyo, nagpaumpisan yung lahi nyo, madalas ay hindi, madadamay ka. Yun ang gusto ko sabihin sa inyo. Kaya ngayon, mga Kristiyano kayo, may mga amper, marami bang Baptist na amper? Ako, wala pa ako narinig eh. Kaya pag nagkataon kayo, first generation Christian kayo, di sana magtapat kayo sa Panginoon. Amen?
Ganun po yun eh, pag natiwala ka sa Diyos, kahit yung mga tatay, lolo mo, loko-loko, nauputol yung sumpa. Amen? Ganun din, mga sanyo, alam mga sikat lang, alam mga sikat na ano dito. Apelido, papina, sikat pa wala, you know? Noble. Kilala ko, Nobles. Nawala yung S. Sambo, wala rin. Ayan. Anyway, bilisan po natin dahil actually madali lang naman to. So may ilang points lang ako dito. So in short, ang Diyos, bakit burden? Diba? Kasi husgan sila. Ikaw ba, pag pinapalo mo yung anak mo, masaya ka? Ngayon, hindi anak ng Diyos to. Hindi picture to na anak ng Diyos yung Moab. Pero other people, ang Diyos, mahal naman lahat niya lang tao eh. Sa umpisa, originally. So kaya medyo mag-burden, nagsabihin yun yung gustong sabihin ng Diyos sa kanila. It turns out, judgment, at actually yung parallel chapter pala nito sa Jeremiah. So yung mga major prophet po, ito na yung unang team na pag-aaralan natin ha. Ulitin ko lang ang title natin, Cry of Destruction for Moab. And then, mga pag-aaralan natin, kasi alam natin, husgan sila ng Diyos eh. Yun lang. Eh, puro ganun na nga tayo sa Isaiah eh. Kaya yung mga ma-obserbahan natin dito, una, ang Diyos, bakit buong nation sinuhusgahan niya, ano? Ba't ganun? May ganun talaga, kasi kung isang nation kayo, malamang, hindi naman totally isa ng utak, pero nagkakasundo kayo sa maraming bagay, kaya nga isang nation kayo eh. So, damay-damay po yan. Kaya panalangin natin, kung husga ng Pilipinas, spare tayo, ganun. Pero sigurado yan eh. Ganun po yan. Kaya bakit tayo hinusga ng Diyos ang nation? Kasi nga, obviously, ang gusto sana natin, yung nation natin, dali natin ang kabaliktaran. Hindi tayo madala ng nation. Kung sinful nation to, kaya nga inaano ko rin yung flag ng Philippines o ganyan. Parang nung una, galing na tayo makisakay eh. Pero pag na-realize mo na ano ba na-represent ng Pilipinas, karamihan, Katoliko, karamihan. Ang dami nga na dyan, pag pinag-aralan mo, di ba, paano pinatay si Bonifacio. Maraming politika dyan eh, tapos sasakyan mo yan. So again, hindi naman masama kung wala kang alam masyado dyan, pero isa nakakatamad dyan eh. May ibig sabihin kasi yan. So, yung bansa natin, ang bansa talaga natin, langit na. Yung city na hinahanap natin, makalangit na. Okay, so huwag kayo masyadong excited sa June 12. Tayo, excited tayo kasi soul winning tayo. Kasi, ang ganda yung araw ng kalayaan eh. Yeah. Makalaya sila. Okay, yun ang point number one ko, judgment against a nation. So, tama yun, nangyayari yun. So, hindi na, pwedeng mas spare naman yung iba. Yan naman yun eh. So, kung tayo, sagahan tayo dito, gamitin yung China, hindi, wala, siguro, deserve din ang Pilipinas. Amen? Doon sabi natin, mas maraming wicked na nation pa naman. Eh, kaya mag-soul winning tayo ng gusto. Amen? Tulo. Support natin yung gawain ng Diyos. Ngayon yung mangyari yun. But another thing, no? Kung mapansin nyo dito, bakit nag-preach si Isaiah against a nation din? No? Kaya, ano, ba't gano'n, no? So kasi, parang kaduksong nito yung kanina, eh kasi nga, inusgan sila ng Diyos eh. So bakit sila inusgan? May kasalanan, collectively. Kaya ngayon, nag-preach din tayo dapat, at ang mga propeta nito, nag-preach sila against buong bansa. Hindi ibig sabihin nung lahat sila ay ganon, ibig sabihin lang, kailangan nila yung nasa whole. Okay? So gagawin natin yan, mag-series tayo ng against, unahin natin siguro China, unahin yung gusto. Yung wala pang kay Pastor Anderson kasi meron siyang Iceland, France, Japan eh. So unahin natin malapit dito, Thailand, yan. Kasi talaga po prostitute ano yan eh. Pilipinas muna pala, Thailand, Singapore, ano man. Okay, so hindi yung masama ha. Tandaan nyo yan, hindi masama yun. Sahol lang, para nga mas magbago yung magbabago pa. Amen? Huwag nyo pagmalaki yung galing ng bansa namin. Okay, bayan namin sa Diyos. Ngayon lang gusto ko sabihin doon. And then, habang isa-isa natin mamaya, isipin nyo to about yourselves, ha. Napansin nyo, yung mga yung nahirapan kayong basahin, yung AR, R, Kier, Budget, Dibon, Mediba,
Nebo. Ano ba yung mga yan? Mga lugar po yan sa Moab. Okay? So, sa current city po, currently, ang mga lugar po yan sa Jordan, no? Jordan yung nasa tabi ng Israel ngayon, di ba? Alam niyo yan. Heshbon, Eleali, ano pa? Jahaz, ano pa? Zoar, Luhit, Horonaim, Nimrim. Nilook up ko lahat yan, mga cities or town yan ng Moab. Eglaim, Birelim, Dimon, Dibon. Dibon daw ata yung capital. Okay? Ng Moab. So ngayon, ano pinipicture niyan? Lahat sila, inisa-isa. Hindi nila sinabing ang Moab ay ginusgahan, patay, ubos, tapos. Ba't ganun? May pinaparating sa atin ang Bible dyan. Ibig sabihin, again, magandang kanina, buong Pilipinas, husga ng Pilipinas, buong Pilipinas. Pwede na actually yung piliin ng Diyos na, again, yung five cities, di ba? Inisper yung Zohar dahil kay Lot eh. So, pwedeng ispare tayo. Ano nga, buong Luzon, ubos. Yung San Mateo, taga dyan yung ano, discerning word eh. Na-spare. Pwede yun, di ba? So, yun ang panalangin natin. Pero dito nga, sa case ng Moab, kaya inisa-isa niya, isa-isa, ito, ubos. Ito, ubos. Ito, patay. Ito. Ang gusto ko na yung point dito, alam niyo ba, pag sinasakop tayo ng Panginoon, ibig sabihin na nakakita ka ng malakas na Kristiyano, yung kuna, si DM. Malakas ng Kristiyano si DM. Si Christian. Kala ko, walaan si Christian eh. Inibago ako. So, ang ginagawa ng kalaban, alam nyo ba, hindi naman bigla-bigla yan eh. Nangawala, biglang karnal agad. Isa-isa yan. Titirahin yung mga kahinaan mo. Unari, yan. Mga teenager. Kahinaan yan, ano? Ano? Love life agad dyan eh. Tapos pag natira ka dyan, medyo na loko ka na, dadamay na ibang bagay sa buhay mo, pag-aaral, Bible, ayaw mo na yan, ayaw mo na rin mag-church lalo. Kaya ingatan nyo yung mga, tawag dyan sa Bible, yung mga stronghold. Actually, yung isang lugar pala dito, tawag dyan stronghold. Parang secure ata yun, no? Ibig sabihin, hindi lang siya city, matibay yun, hindi yung basta babagsak. Pero iniisa-isa yan, iniisa-isa. Pag sumabog to, manghihina ng iba, di ba? Wala nang susuporta, sarip na marami kayo. Kaya ingatan nyo yung mga ano sa buhay nyo. Okay? Yan, love life, ano pa? Utak, iba, emotion. Iba-iba, nanghihina. Pwede ko ito sa akin ni Christian. Kaibigan mo ba yun? Yung kaibigan yun? Medyo kapitbahay lang ata daw. Nanghihina, dati IT. Tapos biglang, ngayon, nagtitindang ano. Pinanghinaan nyo, nangyayari din yun. Eh sabi ko po sa'yo, pag-try nyo pala ako, ha, medyo may nangyayari. Sana positive. Ang buhay ko. Career. So, kaya ako, inaasa ko na sa Panginoon yun. Pero, negative man, tuloy lang buhay. Amen? Ngayon lang eh. Pero, gusto ko sabihin doon, pag naiisip ko lagi kayo, lalo mga bata, ganun eh. Sana maging matalino kayo, hindi yung itatalo, yung papatalo nyo yung na, pag-aaral. Eh, nag-church naman ako yung pag-aaral. Bahala ka na eh, nag-church na ako eh. Pagpapalain na ako ng Diyos, di ba? Mas pagpapalain ka kung lahat, di ba? Ilaban mo, kasi positive yung pag-aaral yun. Ako, napaka crucial yan sa buhay natin. Yun ang nangyayaris ko ngayon, kaya ako sinasabi lagi sa inyo, kasi ako may mga failure ako, madami. Ayun, na-realize ko, yun. Kayo, huwag na mangyari sana sa inyo. Kasi sinasabi na sa inyo pa ulit-ulit eh. Kahit konting bagay lang, huwag kayo tama rin. Pag-gising sa umaga, another day, habulin nyo yung kahapon na hindi nyo nagawa, nagkamali kayo kahapon, bangon ulit. Ayusin nyo ulit. Amen? Huwag puro games. Natalo ako sa games kahapon. Hindi ko natapos yung campaign. Di, next, huwag naman ganun. Walang kwenta yun eh. Minsan-minsan okay lang yan. Again ha. Pero huwag niyong karirin niyo. Karirin niyo. Totoong karirin niyo. Man, ganun din yan. Sa ano ba? Sa buhay natatalo. Sige, pagsabang ulit natin mamaya yan.
Isa-isay natin to. So again, the burden of Moab. So ang Diyos namang ayaw niya namang patayin ng mga tao, di ba? Kaya nga may nag-preach sa kanila eh. Possibly, yung mga nakarinig nito, nagbago. Diba? Natakot sa Diyos, hinahanap ang katuwiran ng Diyos. So, simula dito, puro negative na. Bilisan ko lang. Because in the night, AR or R of Moab is laid waste. Ibig sabihin ng laid waste, parang nasayang, ubos. Brought to silence. Ay, maganda yung silence. Eh, paano kung kaya ka-silent? Kasi patay ka na. Because of the night, because in the night, so medyo parallel, no? Kanina, in the night yung AR, in the night, kasi ganito nga, ibig sabihin, yung kalaban mo, hindi ka naman susuguri minsan, ha? Sa araw, ibig sabihin, kung kailan ka mahina, di ba, magnanakaw sa gabi, ha? Madalas, ha? Meron din sa araw. Pero madalas, ang ganyan, patayin, susugurin, hindi mo alam kasi gabi, biglang susugod. So, ganun din, laid waste and brought to silence. Ito yung he, sino yung he dito? Kaya hindi na ako sigurado eh, pero either Diyos yan o kung sino mang tinutukoy dito na, tinignan, ano man nangyari doon? So, he's gone up, umakyat siya, ito lugar na naman tong budget, and to Dibon, and daw yung capital. The high places, para lang umiyak, Moab shall howl. Pag howl, parang alam nyo na yung howl. Maalulong, parang malakas na iyak. Nalala nyo yung Nebo, dyan namatay si Moses. Nalala nyo? Yung quiz natin, wala doon. Pero sabi ko, Nebo, yung Mount Nebo. Sinabi din sa kanta, the plain of Moab yun eh, kung saan siya namatay. Okay, so kasi papasok sila doon sa Jerusalem. Dito sila sa, dito sila pumasok kasi sa kanan eh. So kaya dito namatay si ano, Mediba. So iyak daw ng iyak kung sino man itong tinutukoy na he dito. Ay, siguro observer yan or what. Bakit? In all their heads shall be boldness. So negative pa yung baldness ha. Napansin ko ito rin si Bad ngayon eh. Pero hindi pa naman kalbo yan eh. So ako napansin ko lang din kasi may mga nagtatanong eh, okay ba magpakalbo? Well, depende. Sa palagay mo, tama ba yung kalbong-kalbo ka? Na iba may condition sa buhok, okay lang, kaya mo na. Pero huwag natin gawing fashion, di ba? Kalbo rin pala si ano. Mga bata kasi mahirap mag-gupit ng day kalbo, di ba? Pero yung kalbong-kalbo, kasi laging negative po yun sa Bible, pag tinignan nyo. Either, yun nga, nasunog yung hair, di ba? Ganyan yan eh. Nagka-cancer, ganyan. Napanot or something. Dahil tinatamaan niya. Pero yung natural, okay na yun. Kaya nga yung nagpapanot na kasi nga, panot na eh. Kilala ko si Gio, diba? Malapit na din eh. Hindi ko nang banggitin dito. Basta yung kilala natin. Okay lang yun. Pero yung baldness na tinutukoy dito, talagang kasi nga, wala ka ng poporma eh. Kasi poporma ka pa. Natalo ka na nga eh. So iba nga, namatay. Hindi na makakaporma yan. Pati beard. Diba, pinoformahan pa yan, diba? Pero, wala. In their stage, they shall gird themselves with sackcloth. So, alam na natin yan. Walang maisuot na maayos, malungkot sila. Susuot na lang nila yung sackcloth. The tops of their house in their streets, everyone shall howl weeping abundantly. So, taiyakan, husgan sila ng Diyos. Heshbon shall cry. Basta, yung ginawa pa ng Moab. Isa sa mga kalaban ng Israel. Okay, so, naalala ko nga, parang tinawanan pa sila nito. Tsaka yung may time na actually pwede silang galit din ng ano sa kanila dati Israel eh. Kasi sabi ng Diyos, huwag niyo ang kapatid niyo yan kahit paano. Kamag-anak kasi nila sa Lot. Pero may pagkakataon na alaala ko, sinugod din nila yan kasi nga may ginawa sila eh. Lagi silang nag-iinitan at nakalaban. Okay, so yan ang Moab. Again, sa Jeremiah, sa Ezekiel, husgan din yan. According sa history, ubos nila bago mag-ano, New Testament. Moab. Heshbon shall cry, and Elieli, their voice shall be heard, even to Jehaz. Therefore, the armed soldiers of Moab shall cry out, his life shall be grievous unto him. Harang Job, ah. My heart shall cry out for Moab, his fugitive. So imagine nyo to, kung ano man itong pinipicture ni Moab sa buhay natin. Either yan, yung nag-backslide, no, natiwalag, no, sinubok ng Diyos, o talagang inusgahan. Tayo nyo tayo no, nari, ano bang, ano, China, naubos, sunog. Mautuwa ka ba? So, iba sa atin, mautuwa kasi ngabang niya eh. Pero actually, maawa ka din eh. Hindi naman lahat sila nag-desisyon ng mali eh.
Paano yung mga bata doon, di ba? So nakakaiyak din eh, nakakaawa. Kaya maraming umiyak din sa kanya, this fugitive shall flee unto Zoar. Okay, so siyempre pag wala ka nang magawa, tatakas ka na lang, mamaya sabihin niya, patay din sa mga layon. So yan, iyakan. Mga lugar, ubos, destruction. No? Ano yung sabi yung cry of destruction? Sa dalawang bagay yan, either umiiyak ka kasi dinestroy ka, or pwedeng yung gusto kang sirayan. Sabi kasi yung cry, sigaw yan eh. Pwedeng iyak, pwedeng sigaw, pwedeng halo. So either yun nga, umiiyak sila dahil sa sinapit nila, or yung kalaban nila ay sinusugod sila. Ay, negative. For the waters of Nimrim shall be desolate. Pag sinabing desolate, walang matitira. So either pati tubig, di ba? Alam niyo sa mga nagyagerang nation, parang yung China ata ngayon, tsaka India. Sa Europe, may mga ganyang style yan. Eh, pag nasa taas ka, yung nasa baba, kailangan ng tubig yan. Di ba? Eh, galit ka. O sige, ha? Sige, wala akong bomba, pero meron akong ano. Harangan ko kaya yung ano, tubig. Doon masisira din yun kasi nung iipon yun eh. Pero maraming ano dun. Pag naginera kayo, pwedeng ilipat yung tubig. Okay? Para walang matira sa inyo. Ganyan yan eh. Kaya ang dami dito. Sabi dito, wala na kahit damo, ibus. Therefore, the abundance they have gotten and that which they had laid up. So, dati silang mayaman, dati, nag-ipon sila. Ang dami yung iponin. Sabi dyan, shall they carry away to the brook of the willows? So, hindi sinabing ano yun. Sinabing willows, so parang ano lang yan, mga place din ng madamo, parang ganun. Pero ang ibig sabihin nun, dadalhin yun sa kalaban. Diba? Parang nangyari sa Babylon, sa Israel. Malungkot? For the cry is gone round about the borders of Moab. So lahat na talaga, halos lahat, kasi nga talo sila eh. Howling thereof unto Eglaim, lugar din yan, and howling thereof unto Beer Elim. For the waters of Dimon shall be full of blood. So saan ang galing yung blood? Taong pinatay, no? For I will bring more upon Dimon. So marami na namatay, marami pa rin mamatay. Sabi dito, lions upon him that escaped. So may nakatakas. Hindi namatay lahat. Sa 1,000,000 may natira, 10. At least may natira. Ay, may lion pa. Talagang gusto sila ubusin. Eh. Kaya again, sa historia, wala nang Moabites ngayon. Sabi doon na yung talagang huling natira sa kanila, before Jesus, naubos na. Okay? And upon the remnant of the land. So may matitira pero ubusin din. Malungkot. Bilisan lang natin to and then ulitin natin yung message. No? 16, ito po yung ano lang, no? Continuation. Send ye the lamb to the ruler of the land. From Sila to the wilderness. So ano pa rin yan, lugar rin sa Moab. To the mount of the daughter of Zion. Which shall be that as a wandering bird cast out of the nest. So the daughter of Moab shall be at the fords of Arnon. So ano nga yung fords? Yan, bago. Ano yung isa yung ford? Di yan sasakyan, ha? Sinabing ford. A shallow part of a body of water that may be crossed by wading. Ano yung wading? So, parang naglalakad. Okay. So, shall be at the force of Arnon. So, sabihin lang, maaabot sila ng kalaban. Oh, sorry, yung daughters pala. Yung sabihin, mauhuli. Okay, uhulihin. Dadalhin sa lugar ng kalaban. Take counsel, execute judgment, make thy shadow as the night in the midst of the noonday, hide the outcast, bewray not him that wandereth. So, naalala niyo yung bewray? Parang yun yung ginawa ni Peter eh. Sa W.
Betray. Divulge or betray. Yan, betray. So, ibig sabihin, wala na kang magawa eh. Tapos lolokohin pa. O, di ba pero ganyan yung mga mahirap yung kinakaawa eh. So, sino pa lolokohin ng iba? Kung sino pa yung walang kalaban-laban? Diba sinasabi dito, talagang ubusin kayo eh. Kung may matira man, ang pangit ng kahinatnan. Nakaka-relate ba o hindi? Sa buhay nyo? Nandiyan ano, late-late mo kanina, natapon na yung ano mo, aasarin ka pa, yung ganun. Minsan sa libot wala kang ma-expect na maayos. Do iba nga ng pagsubok, iba, judgment. So, alamin nyo kung ano yung ano, okay? Na-judge ka ba o ina-ano ka lang, sinusubok. Pero ganyan na sinasabi yung mangyayari sa Moab. Let mine outcast dwell with thee, Moab. Be thou a covert to them from the face of the spoiler, for the extortioner is at hand, and the spoiler sees it. The oppressors are consumed out of the land. So parang, yun nga, yung mga matitira is, itago muna, gano'n, kasi wala na daw, ano, oppressor. Pero, nakita natin. And in mercy shall the throne be established, and he shall sit upon it. In truth, in the tabernacle of David, judging and seeking judgment and hasting right. Yung pala, no? So, kaya binanggit dito kanina, papunta sila sa Zion. Okay? Ibig sabihin, kahit po ang pinipicture po ng Moab nga is mga unbeliever. Diba? So, pwede naman silang pumunta sa Panginoon. So, pag nangyari yun, kahit ganun nangyari sa bansa nila, sa past nila, diba? Kaya minsan, sa atin, pag nagkakakita ng kaluluwa, parang minsan, naaawa ka naman sa iba, yung iba naman, ay sa atin, mayabang naman. Kaya kahit yung mayaman yun, nakakaawa din yan eh. Kaya nga, hindi makalapit sa Panginoon yan eh. May nangyari dyan. Pag ikaw yung puro sarap, hirap pa kayo sa Panginoon. Parang wala kang taste no, sa things of God. So, kasi sabi dito, magpunta tayo sa Panginoon kasi andun ang righteous judgment ng Panginoon. So ito, we have heard of the pride of Moab. He is very proud, even in his haughtiness, in his pride, in his wrath. But his lie shall not be so. So, baliwala yung kasinungalingan niya. Kasi yabang, ganyan pala yung pag-iyabang ha. Pwede mo i-consider sa kasinungalingan. Kasi, ang sa katotohanan, tinataas mo yung sarili mo. Pero actually, sa tingin ng Diyos, alam naman ng Diyos yung ano. Kaya at saka yung iba nga, kaya nga nag-iyabang iba kasi, gusto lang itaas yung sarili niya. Sa, kunwari, dito lang siya. Gusto niyang itaas ang sarili, mga kasinungalingan yan. So, mag-iingat tayo dyan. Pero, isa yan sa mga pinopoint dito, kasi ma-pride, kaya siya inusgahan ng Diyos. Therefore shall Moab howl for Moab, everyone shall howl, parang kanina, for the foundation of Kir Hathreseth shall he mourn, surely they are stricken. So, stricken lang, pinalo, pinabasahan. For the fields of Heshbon languish. So again, language yung picture ng isang either tao na hindi makalakad na maayos. Kasi nga, either nagulpe, o pagod, or gutom. Yan yan eh. In the vine of Sibma, the lords of the heathen have broken down the principal plants thereof. They are come even unto Jazer. They wandered through the wilderness. Their branches are stretched out. They are gone over the sea. Wala na. Naghahanap ng mga at least makakain, alaman. Wala na, wasted na lahat. Tapos hanggang sa dagat na sila, pupunta sila, naghahanap sila ng pagkain. Napakahirap, no? So therefore I will bewail him, bewail with the weeping of Jazer, the vine of Sibma. I will water thee with my tears, O Heshbon and Eleali, for the shouting of thy summer fruits, and for thy harvest is fallen. Yan na, so ano yung mga summer fruits? Nagmamahal na naman yung mangga, no? Yan, pansinin nyo yung pag-summer. May mga, ba't ganun? Kung ano yung pag-summer, mainit. Yung mga fruits, matubig. Yan, mga summer fruits, masarap. Pinipicture niya talagang kasaganaan. Kaso daw, wawala yun. Ng judgment sa kanila.
And gladness is taken away, and joy out of the plentiful field. In the vineyards, there shall be no singing. Okay, picture na singing, masaya. Mawawala daw yun. Neither shall they be shouting. Na makasigaw eh, talo nga kayo eh. The treaders shall tread out no wine in their presses. So may presses pa rin, kaso wala na silang inani. Wala na silang mauproduce ng wine. I have made their vintage shouting to cease. Wala na silang mapagyabang na naani nila at produkto nila. Wherefore my bowels shall sound like an harp for Moab, and my inward parts for Kir Harish. So, care din nata siguro to, no? So, again, lugar sa Moab. It shall come to pass when it is seen that Moab is weary on the high place, that he shall come to his sanctuary to pray. Uy, mag-pray. But he shall not prevail. Alam niyo, may mga ganyan, kaya wag na wag yung doya nang naririnig niyo sa iba, no? Kaya mag-ano ka lang, magsaya-saya ka lang ngayon, pag nag-ano ka, di mag-pray ka, di ba? Kaya kasi pag nakikita yung ABS-CB, pag, Lord, itong panalangin namin. No? Napaka-plastic. So, pag dumating sa panahon na kayo talaga kinagalitan ng Diyos, tas, saka ka mag-pray. So, palagi mapakinggan ka. Sana, pero lalong hindi ka makaasa doon, syempre. This is the word of the Lord that he has spoken concerning Moab. Yung Moab na yun, matagal na nilang kano yung ano eh. Kaya yung ito, Isaiah na to eh, alam nyo, kaya na sinisalut nga, di ba? Yung sabihin, nakakalisalimuhan naman nila yung Israel eh. Ewan ko na, sineshiran sila ng Israel, di ba? Siguro. Kasi kalat yan po, di ba? Kung naalala nyo yung mga pinag-aaralan natin sa Daniel, sa Esther, may mga time na yung salita ng Diyos pinapakalat eh. So, ano niya sa Moab? Wala. Parang Japan ngayon. Ano silang pakialam dyan? Ang hirap daw. Yun ang kwento ng mga ano. Ang hirap naman din sa Japan. Bakit kaya? Kasi alam na nila pag nakayang Christianity. Historically, galit sila dyan. Wala silang pakialam. May sarili silang. Ganun na nangyari dyan sa mga kaya ang hirap i-win. Mga Hindu, ganyan. Parang basta galing sa West daw yung religion, ayaw nila. Napakahirap. But now the Lord has spoken, saying, within 3 years of the years of the hireling, and the glory of Moab shall be contemned, with all that great multitude, and the remnant shall be very small and feeble. So may matitira din, pero napakahina na. So again, yun ang judgment sa kanila. So again, ba't natin pinag-aaralan yung judgment sa ibang tao? Ibang bansa, i-reflect natin yung sarili natin doon. Okay? So, huwag kayo alam yung mga matandang minsan ang hirap ding i-win sa Panginoon. Ano yung mga dinadahilan niya madalas? Ha? May nakita dito, may nag-i-preach sa salita ng Diyos, medyo tatabla yan kahit paano eh. So, ba't yung iba, anong dinadahilan nila? Ano yung ginagamit dahilan? Marami na, alam ko na lahat yan eh. Lilingkod na rin kami. No? Dami, sari-sari. Ano po? Religion na, yun nga. Ano pa? Nakapakailan dyan. Iniwan pa ngayon. Si Bud, mayroong nakwento yung tito mo ata. Parang ganun eh. No? Kaya ang ganda pag soul winner kayo, maniwala kayo lagi sa akin. Yung pinipreach natin dito, makaka-relate agad kayo. Hindi ako sinasabi ko lang yan. Natalino kayo kasi, nagmalasakit kayo sa tao, yung mga aral yan, kahit di yan maligtas, ikaw yung panalo eh. Bukod sa may rewards ka sa langit, sa Panginoon. Ang dami dyan, may learning yan. So, ano nga yung learning dito? Ito, ano nga? Ito sa Moab. Ba't sila uhusganan Diyos para ganyan? So yung mga bansang ganyan, even sa ngayon kasi, yan, pag pinag-aralan mo yan, pwedeng kumpara sa bansa. Eh. Pero ngayon, napansin ko, kahit sa mga religious, sa mga grupo, ganyan din. Pag may mga bagay silang narinig, kahit mga Baptist. Narinig ko na to, ito yung aking ano, Spurgeon. Nako, huwag nyo mabanatan yun. Kahit mali,
Wala na yung Catholic. No? Again, di lahat. No? Sa biyaya ng Panginoon, minsan may mga Catholic dyan na, wow, ang galing. Talino at open. At... So, yun. Ang title natin? Nahulaan nyo, tapos na tayo. The cry of destruction against Moab. Tandaan nyo yung Moab na yan. Paulit-ulit naman sa Bible yan eh. Pero yun nga, kahit sa Judges, ang dami nilang kalaban eh. Pero pag ilang beses mong dati, hindi ka matandaan yan eh. Sino kalaban ni Gideon? Midianite, di ba? Nung kalaban ni Jethro. Ay, Jethro. Sino yan? Si... Yung son of a harlot? Jephtha. Yan. Sino kalaban nila? Kalimutan ko rin eh. Yung kalaban ni Joshua, yung buhay pa si Moses, yung tinaas yung kamay niya, Amalekites ata yun eh. Amalekites din yung kay Saul, di ba? Saul. So, ang daming grupo ng tao, ang lesson sa atin niya, may mga grupo ng mga tao din na magagalit sa'yo. Alamin mo lang yung dapat mong gawin. Kasi hindi pare-parehong tao yan. Hindi lahat malakas lang mga asar. Yung iba dyan talagang nataniman ng kademonyoan. Yung iba naman talagang sisirahin ka. Yung iba naman medyo satel. Yung iba asarin ka lang para manghina ka. Ang dami yan eh. Okay? So ito, yun yung pinipicture ng mga yan. So isa dyan si Moab. So huwag kayong magsawang ano. Si Moab, basta ano yan. Ang lagi pinipicture niya kasi nga anak na yan ni Lot yan. So isa yung parang pagkakamali ng tito, kamag-anak mo dati, damay ka, ganun yun eh. So, ibig sabihin, independent ka naman, di ba, nung sila kailangan i-win lahat, kung kaya mo, di sige. Pero, mag-ingat ka. May judgment ng Diyos dyan. Kaya, again, para maagang, hindi na nila danasin yung judgment ng Diyos. Lahat naman unbeliever, ang piano, di ba? So, ano yung dapat natin gawin? Hindi mo kailangan dalin lahat. Okay, huwag mo i-praise si Pastor. Pastor! Hindi yung tagal na nung nanay ko, hindi pa nailigtas eh. Ako pa sinisi mo, hindi naman lang, ganun-ganun lang yun eh. Diba? Pero minsan, no, nakaka-burden yun pag ganun eh. Pero ang reality, ganun, hindi yan basta-basta. Ilaban natin sa Panginoon, panalangin. No? Amen? Wala pa ang 40 minutes, pero okay na yan. So, medyo simpleng message ngayon. May malalim, pero may application pa rin naman. Pero, tuloy natin yung Isaiah. Next week, ano naman? Damascus naman. Sa ano po yan? Syria, no? Damascus hanggang ngayon, buhay pa yan. Eh. Pero yung city lang yun. Di natin lang kung the same people yun. Man, the cry of destruction. Parang si... Sino yung namayat na ngayon? Yung adik? Alam mo nung ano? Social media, yung dating dancer. Si Billy... Crawford. Nakita niya ba si Billy Crawford? Yung tanda na dapat nun eh. Bata pa ako, ano na yun eh. Si Britney Spears naman. Yun ang cry of destruction. Sino pa? Si Madonna, ano pa rin yan eh. Tagal niyang husga niyan eh, no? Sino pa? So, hindi tayo natutuwa, ah. Medyo lang. Kasi, kailangan lang mahusgaan talaga sila eh. Pero, sana husga na yan. Si Biden, si Obama, si Duterte, si Aquino, patayin na eh. Naunan eh. Si BBM, si Kibuloy, di ba? Si Pope. Naghahanap na lang ng next na Pope. Hindi na, nakasama pa si Tagle. Hindi na, kaya kawawa tayo mga Pinoy, pag ano. Ah, pala, kasi buti sa Pilipinas lumalaban tayo. Marami na lang dito ang Baptist eh.
natawa na lang natin. Pero yun nga siguro, dahil lumalakas yung mga Philippine Baptist churches, parang ma-revive yung mga Pilipino, oy, gawin natin po, Pilipino! Okay, tapusin na muna natin. So, this time, tuloy lang mong basa, kahit yung mga ganito, seemingly napakahirap intindihin. Hindi naman siya mahirap intindihin. So, pwede mong lagay lang sa utak mo, yung pala yung judgment ng Diyos by chapter, iba-ibang lugar. So, ibig sabihin, walang lusot lahat tayo. Amen? Amen. The cry of destruction. Let's pray. Lord, mga salamat sa iyong mga salita. Again, kahit negative po ang aming chapters ngayon, nakita namin ng destruction. Cry of destruction sa Moab, Panginoon. Actually, yung natin ang history, matagal pa rin sila. Nabigyan sila ng pagkakataon even after Isaiah. Eventually, ito pa yung nangyari. I pray. Hindi po kami pa-easy-easy lang. Maraming hindi kami kasama sa judgment, pero apektado, paano ang mga kamag-anak namin yan? Hindi kami magiging masaya. Humusgahan yung aming tao, yung aming pamilya, aming mag-anak, kaibigan. Nawa, ay kami po yan. Magmahalalo sa iyong salita, Panginoon, yung soul-winning, Panginoon, ay iba siguro, yung gusto rin yung desire, pero hindi pa masyado. Magmahalap pulo sila, mahalin yung salita. Matutunan din ito, Lord, unti-unti. At we pray for our loved ones, Panginoon, hindi paligtas. Mercy on them, Panginoon. Umitin niyo kami or ibang tao, Panginoon, para sa kanila. At yung bautis sa Panginoon sa aming mga nagdadaanan din, Panginoon. At abaw sa pag-aaral, sa mga relationship, Panginoon. I pray, mga may sakit. Ang iba nanghihina din, Panginoon. Iba-iba yung aming nagdadaanan. Dealing niyo rin sa amin. Iba rin. So, I pray lang, Panginoon. Nasamahan niyo po kami. Tiwala kami sa inyo, lalo sa mga ginagawa namin. Bakit? Every detail, ang yung salita pa yung naaaral namin. Ito po yung lakas namin. Pag alam namin yung salita, yung judgment, Panginoon, yung kaparaanan, may tatawid namin to, Lord. Pagsubok, pagtagumpayan, yung mga kailangan ko pa yung magagampan ng Panginoon. Alam po, again, salamat sa aming bilang, bawat isa, palayin mo bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen.